Sebio. Maka itu yang tinggi kamu ya, karena kamu Sebio, S-A-B-I-O. Sebio. Mga kaibigan, sa mga oras pong ito, kapiling natin ngayon, Sister Ellie Sebio. Taga saan si Sister Ellie? San Jose, Batangas. Sister Ellie, anong masasabi mo? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa tunay na nag-iisang Bugtong at buhay ng Diyos. Bakit ka nagpapasalamat, Sister Ellie? Hindi mo alam kung anong tinatagay o dumating lasing na. O lasing ay nagbasag-basag sa kanila ng bintana. Naku, bakit na bakit? Oo, ay hiyaw na hiyaw. Ay katukod-tuhod ko ito ay natatakot. Oo. Ngayon, siyempre, sino nga hindi matatakot sa lasing? Oo, ay baka ka mo makarating sa amin, hindi ako natatakot. Oo, anong ginawa mo ngayon? Ngayon, dasal kong power password ng larapan. Oo. Oo. Ito pong patulogin na. Patulogin na? Oo. At ako po'y nangangako sa inyo na ako po ay magpapatutuo dito sa Batangas. Oo. Sa takot mo sa lasing talaga, bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos. Patulogin mo na nga itong lasing nito. Oo. Ano ngayon ang nangyari? Aba, ay hindi na. Tumulog na nga. Nakatulog na? Hindi na ng gulaw? Hindi na. Palakpakan po natin. Palakpakan po natin. Ang bihira talaga. Ang lasing na yan. Ayaw ilagay sa tiyan na naam at manggugulo pa, magbabasag pa. Pampihiran. Sister Ellie, ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat. Una-una. Una-una kay Father Lahi. Pangalawa. Pangalawa kay Elder Bell, kay Brother Noel. Lalo't higit ay sa tunay na gisa ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Ito po. Ano nga pong pangalan? Ako po ay si Lorenzo Landicho ng Barangay Agana, Subo, Batangas. Mga kaibigan, sa mga oras po ito, kapiling natin ngayon, Brother Lorenzo Landicho. Brother Lorenzo, anong masasabi mo? Ako po ay nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon sa Kristo, makapangalan sa lahat. At ang totoo po ng aking sasabihin ngayon, ay ako po'y siya dyan sumadya lamang dito. Kalayo pa ng pinanggalingan? Ako po'y magpapatutuo lamang. Para lamang magpatutuo? Ilang oras ang biyahe mo? Aba, hindi ko po maintindihan kung ilang oras eh. Ay, ang layo na to. Batangas City. Galing ka ng... Barangay Aga. Oo. Dalawa, tatlong oras eh, kuya. Ay, magpapatutuo ka lamang dito. Kaya ka nagpunta dito? Upo. Oo, ano kayo patutuo mo? Kaya po ako ay nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Dahil po ako mahigit na tatlong araw, hindi ko maigalaw itong aking ulo. Mahigit tatlong araw? Hindi mo maigalaw yung iyong ulo? Upo. Bakit naman ano nangyari sa iyong ulo? Ay pagkasakit po ng aking dito. Masakit yung bato? Upo. Oo, hindi ka makalingon sa kaliwa. Hindi po. Hindi ka makalingon sa kanan. Hindi ka makatingala. Oh, ano kaya nangyari dyan sa pato? Ay, sabi ko po, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Sabi mo? Opo. Oo. Inyo po lamang pagalingin. Oo. At ako na inyong loga ng aking nararamdaman itong ako'y nahihirapan. Oo. Sasadyain ko po, kahit po hindi ko tungoy na, hindi ko tunay na alam. Oo, napakalayo nito eh. Oo. Anong ginawa mo? Uminom ka ba ng banal na langis? Uminom din po. Pagkatapos, anong ginawa mo sa banal na langis? Akin uminom na sa gaito. Kinabukasan po. Kinabukasan? Maalala na po. Palakpakan po natin, palakpakan natin. Nakakalingon ka na sa kaliwa? Opo. Testing mo, test po. Lingon nga sa kanan? Opo. Tingala nga? Pambihira nga talaga. Palakpakan natin, palakpakan natin. Brother Lorenzo, pambihira. Ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat. Unang-una. Unang-una. Kay
kapatid lahi. Pangalawa? Pangalawa, kain Gerber. At sa kapo ang inakay ng aking tangharing at ano? Ng sisyo. Ng sisyo ng Avila, si Brother Ruel. At lalo, higit sa lahat. Higit sa lahat, sa tunay at nag-iisa, bugto at buhay ng Diyos, ng mga Diyos. Panginoon ay sumustang makapangalala sa lahat. Maraming maraming po salamat. Ito po lamang talagang aking sinadya. Yun, salamat po, Brother Lorenzo. Mga kaibigan, sa mga oras pong ito, kapiling natin ngayon, Sister Ana Moneda. Sister Ana, taga saan ka nga? Wala nga, Ibaan, Batangas. Ibaan, Batangas. Sister Ana, anong masasabi mo? Ako po ay nagpapasalamat sa buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesus Cristo, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit nagpapasalamat, Sister Ana? Noong December? Oo, bakit napapanano ka? 21. Oo. Pinila ko lang ako ay inaayos ko po yung sako na puno ng vermicas, yung pong pang-abono. Oo, pang-abono, sako. May isang sako, vermicas. Oo. Oo. May po, may nakapatong doon na kalating metro, kahoy na malapat. Malalaking kahoy. Yes. Oo. Bumagsak sa paa mo? Sa kanang ilang perasong kahoy? Malalaking kahoy? Kalahating metro. Mabigat? Mabigat. Oo. Matainit mo nga para matiloy. Naku, ang sakit mo. Ang pakiramdam ko po ay oo. Ang pako na sa kanang paa oo. Ay dro. Eh kasi nga, kalaki-laki ng kahoy. Opo. Tapos babagsakan pa yung aliglam. Ang kanan? Kanan. Kanang paa? Oo, pagbagsak, tinignan mo. Ha? Walang tumo. Ha? Naramdaman ko, pero ang sakit hanggang liig. Ay, yung sakit hanggang liig, pero oo. Walang dasgas, walang dugo. Wala. Anong suot-suot mo sa katawan? Bawal vida. Palakpakan po bawal natin. Pambihira naman. Ay, hindi na maga? Hindi po. Hindi na balila? Hindi. Pambihira. Palakpakan natin, palakpakan natin. Sister Ana. Ako po ay nagpapasalamat. Unang-una ni Father Lahi. Ngayon na akin. Lalo, higit sa lahat. Sa tunay, nag-isa, ang pugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon Jesus Cristo, ng pinaka, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Po, salamat po, salamat po. May ganun. Mga kaibigan, sa mga oras po ito, kapiling naman natin ngayon, Sister Miriam Matalog Apolonia Angeles ng Talaka Revelation. Sister Miriam, anong masasabi mo? Ako po ay nagpapasalamat sa buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon sa Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit ka nagpapasalamat, Sister Miriam? Dahil po sa kaligtasan ang ipinagkaloob po sa aking anak na si Gio. Dahil sa kaligtasan ni Gio? Oo, bakit na paano si Gio? Kasama mo ka si Gio? Opo. Oo, alin dyan si Gio? Informed. Yung naka-orange, yung natakbo na yan? Oo, ilang taon na yan si Gio? Anim po. Anim na taon, oo. Napapaano si Gio? Ay, ano po, yan po ay mahilig magsaksak ng extension. Ng kuryente? Ano po, ng kuryente. Nako, oo. Gawa ng gusto po lagi manood ng TV. Oo, ay siya yung manonood ng TV, siya rin yung magsasaksak ng television. Opo. Ikaw na Gio ka. Gio? Ikaw ha? Ikaw? Oo, mahilig siyang magsasaksak ay 6 na taong gulang pa lang. Apo. Oo, pagsaksak ng television, ano nangyari? Pagkasaksak po niya ng television, isinunod naman po niya yung ilaw. Isinaksak din yung ilaw. Mayroon pong sakit na mayroong pinipindot na para mabuhay. Oo, hindi ano, binubuksan yun eh, pinipindot. Apo. Oo, pinindot yung ilaw. Yun pong ano kasi, di sinaksak niya yung oo. Tapos yung sakit, ano po kasi yun, yung gumbilya, di po ba, yung gumbilya, pag
Mayroon pang kapiraso. Apo. Oo. Ngayon po, tinatawag niya po ako. Sabi niya, Mama, buksan mo po itong ilaw. Oo. Eh, hindi po makahintay. May ginagawa pa ako. Siya na yun. Inakyat. Oo. Inakyat siya nang nakialam. Inakyat po doon sa may bintana namin at inabot po yung ilaw. Oh, ikaw talaga, Gio ka. Oo. Pagkatapos, ano ang nangyari? Tapos po, nung napahawak po siya sa may ilaw, doon po siya napahawak doon yung... Doon sa may kuryente. Oo, tumama doon sa may kuryente. Ano nangyari kay Gio? Ay, tinawag po siya, Mama. Napasigaw. Po pala, na nakukuryente na siya. Oo. Tapos po, sabi ko, di, buktong ako ng Diyos, ganyan ako. Tapos po, yung pagbagsak po niya, nauna yung leeg niya. Bumagsak dahil doon sa kuryente? Opo. Oo. Nauna yung leeg? Opo, nauna yung leeg. Talaga pong yung bagsak na nakaganon. Oo. Leeg muna. Leeg muna, pambihira din ito na doon. Oo. E di, salamat po sa buntong at buhay ni Diyos sa mga Diyos dahil po walang nangyari sa kanya. Eh, nakuryente na siya eh. Opo. Oo, walang nangyari, bumagsak lang. Opo. Pagbagsak, nabalian ba? Opo, hindi po. Ano nangyari sa kanya? Wala po. Wala nangyari? Wala po. Hindi man lamang nabalian? Hindi po. Palakpakan po natin ang buntong at buhay ni Diyos sa mga Diyos. Pambihira talaga. Kaya ko po nasabing, gawa ng pati, sabi niya nga, mama na kuryente, oo. Dahil natakot na nga po siya. Meron po kaunting yung namuti na yung balat. Oo. Na katunayan na nakuryente. Oo. Eh anong sumusok ni Gio sa katawan? Power medal po at power ID. Palakpakan natin pambihira. Inatag yung mga bata, malilikot talaga yan. Oo, kahit nga matatanda, malilikot pa eh. Sister Mia. Ako po'y nagpapasalamat. Una-una kay Father Lani, pangalawa kay Elder Ben at Brother Well, at lalo higit sa lahat sa tunay at nag-iisang buntong at buhay ng Diyos na mga Diyos, Panginoong Kristo, pinakamapangyarihan sa lahat. Salamat po. Sunod, ano pong pangalan? Merlinda Matibay po. Mga kaibigan, sa mga oras pong ito, kapiling natin ngayon, Sister Merlinda Matibay. Ito, siguradong hindi manlulupay-pay. Hindi magbabago sa pananampalataya. Siguradong! Magtibay. Sister Erlinda, taga saan po si Sister Erlinda? Taga Sariaya, Quezon. Sariaya, Quezon. Dumayo ka pa dito? Wala pala naman si Brother Lorenzo eh. Sasabihin mo, deny mo ito. Ito, Sariaya, Quezon? Kay Brother Nelson. Oo, Brother Nelson Malabanan. Oo, Sister Erlinda, anong masasabi mo? Ako po ay nagpapasalamat sa buntong at buhay ng Diyos ng mga Diyos Panginoon sa Kristo na pinakamakakalian sa lahat. Bakit nagpapasalamat, Sister Erlinda? Dahil po sa kagalingan ng anak ko sa pamamagitan ng pananalangis ng buhay. Bakit na paano yung anak mo? Ang anak ko po ay tatlong araw na nilagnat na hindi po siya hinihipsan. Oo, hindi na hinihipsan yung lagnat. Ilang taon na yung anak mo? 10 po. 10 taong? Oo, usong-uso ang dengue. Pinatingnan mo ba sa doktor? O, pinatingnan ko po. Anong sabi ng doktor? Sabi po niya sa akin na i-confine ko daw po dahil mababa na daw po ang platelet. Anak ko? Nababa daw po yung hemoglobin. Oo, yung hemoglobin at saka yung platelet. Oo, sinabi bang dengue o papunta sa dengue? Gawa po may infection din po sa ihi. May infection din sa ihi? Oo. Eh, pero anong sabi? Bakit daw ganun? Infection lang sa ihi, UTI? Ay, opo. Oo, may lagnat. Opo, hindi na po nababalagnat. Hindi rin makakain. Oo. Ano ngayon ang ginawa mo, Sister Erlinda? Ay, hindi ko po ay ganun pa, iniluwin ko po sa amin sa bahay. Oo. At ako po ay nananig na lang pala tayo sa buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos sa pamamagitan po ng pananalangis ng buhay. Anong ginawa mo sa pananalangis ng buhay? Lagi ko po siyang pinahing ng pananalangis, banal na tubig, haplas. Araw-araw? Oo. Pagkatapos mo mapainom ng banal na langis, hinaptasan mo ng banal na langis, dinasal mo ba yung power ID? Opo, lagi po dinadasal. Oo. Pagkatapos, ano ang nangyari sa lagnat na hindi matanggal-tanggal? Sa gumaling na po. Gumaling? Palakpakan natin. Pambilihan. Sabi ko po ay, buktong at buhay na Diyos, pagalingin mo na po ang anak at ako po ay magpapatutuos sa lugar pa yun. Oo, kasi pag may lagnat na, ibig sabihin tama yung may infection na yun. Oo, pero dalawang bagay, sabi mo sa ihi. Oo, yung iba naman natatakot, baka dengue, pero ito sa ihi. Eh, pero panalalamis ng buhay lang. Tanggal yung infection, tanggal yung lagnat, palakpakan natin ang buktong at
Sister Erlyn Dar, ako po'y nagpapasalamat. Ako'y nagpapasalamat sa una-una kay Father Lahi, kay Elder Bear, at sa iyo, Brother Well. At lamang higit sa lahat, sa tunay at nag-isa, buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, na pinaka-makapangyarihan sa iyo. Salamat po. Ano mong pangalan? Sister Miding Bautista po. Sister Miding Bautista. Mga kaibigan, sa mga oras pong ito, kapiling natin ngayon, Sister Miding Bautista. Yun bang Miding, yun ang tunay mong pangalan? Kani Remedios po. Remedios, sabi ko na yun. Sister Remedios, anong masasabi mo? Ako po'y nagpapasalamat sa buktong at buhay ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit ka nagpapasalamat, Sister Remedios? Dahil ako po ay inilibre ng buktong at buhay ng Diyos sa tiyak na kamatayan. Inilibre ka? Ibig sabihin pinalibre sa tiyak na kamatayan. Ibig sabihin iniligtas ka sa tiyak na kamatayan. Opo. Bakit? Anong nangyayari sa'yo, Sister Remedios? Ako po ay nakagat ng ahas. Ahas? Opo. Pampihira naman. Saan kaya ang ahas na yan? Nandun po sa aming harapan po na nalapakan. Sa harapan ng bahay? Opo. Nakagat ka ng ahas? Opo. Bakit dito pala yung ahas na nangagat? Doon sa ibang lugar na nanuklaw? Dito? Natuklaw ka ng ahas? Opo. Oo, nakita mo? Oo, nakita ko po dahil paglakad ko ng ganyan. Nayapakan mo? May hindi ako may tumagat po dito sa akin pa, hindi po. Oo. Nakita ko po, ahas na napakalaki. Talaga kalaki. Kasing taba ng ano? Microphone. Kasing taba ng microphone? Opo. Oo, gaano kahaba? Mahaba po. Mahaba? Opo. Mga ilang, isang metro, dalawang metro, tatlong metro? Basta mahaba po siya. Mga po tsaka aray. Oo, mga isang metro? Opo. Oo, anong kulay? Mapula po ang kanyang likod. Naku, delikado yung mapulang likod. Opo. Hindi kapag ka mapulang likod, pag nanonood ka sa TV, kita mo yung mga makamandag na ahas. Basta may pula, ewan ko, basta kahit ano na may pula, makamandag. Opo. Ang pagkakaintindi ko. Opo. Oo, ay. Nakita ko po yung aking paay nadugo. Nadugo? Opo. Nakaramdaman mo basta mayroong biglang may kumagat? Opo. Oo, pagtingin mo, may dugo na. Opo, di ako po tawag doon sa anak na babae. Hindi ka ninerbiyos? Hindi po ako natakot sa tulong ng buktong. Hindi ka natakot? Hindi po. Palapakan natin palapakan.